Magandang araw po muli, mga master. Ang gagawin natin video ngayon ay sa electrical. Ang problema ng unit na to, ang unit natin pala, mga master, ay Honda Beat version 1. Ang problema nito daw, mga master, ay namamatay ang iyong makina. So, ang gagawin natin, mga master, check natin yung electrical. Ang issue nito, mga master, yan, may ilaw yung ating check engine. Nagbe-blink yung sa check engine. So, kapag ganyan, mga master, ang problema niyan ay CKT. Yan. Paano nga ba natin malaman kung ilan yung bilang niyan, mga master? So ayan, mga master, kung mapapansin ninyo yan, patayin muna natin yung susi bago i-on natin at bibilangin natin kung ilan yung blink yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tapos mayroong dalawang mabilis. So, ang bilang na yun, mga master, limang matagal, tapos dalawang mabilis. So, ibig sabihin, 52. Ang limang matagal, ang count nun ay 10. So, tapos meron siyang dalawang mabilis, kaya ang count niya ay 52. Yan. Ulitin natin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, tapos meron siyang dalawa na mabilis. So, ibig sabihin, 52 yung count ng ating check engine. So, ibig sabihin niyan, mga master, ang problema ng ating unit ay CKP. Ano nga ba yung CKP? Ang CKP, ito yung nakakabit sa ating stator. Meron tayong papakita rito. Okay, patay muna natin yan. Ang CKP, mga master, ito yung sakit ng ating CKP. Yan, ito yung sakit ng ating CKP. Yan, papunta yan siya dito sa stator. Yan, papunta doon sa lube. Yan, ito yung problema niya na mayroon na siyang jumper. Yan. Yan, dinugtong na lang yung wire. Buksan natin. So, ang problema nito, mga master, naglulos yung kanyang CKP. Yan, dinalata na lang nila, tapos tinap nila rito. So, yan yung problema niya, mga master. So, yung CKP, yan yung nakakabit sa ating stator. Napakita ko sa inyo. So, ito yung sample na ating stator, mga master. Yan. Ito yung ating stator, tapos yung CKP niyan, mga master, ito yung nakakabit sa ating stator. Ito yung CKP, ito yung nagsisensor ng ating crankshaft. Yung connection nito papuntang harness, yan, naglulos yung connection niya. So ito, itong linya na ito, mga master. So yung socket nito, mga master, ito yung nandito sa may throttle body banda, sa may ilalim ng air cleaner. So yan. So, malalaman natin sa base sa ilaw ang count nito kapag may problema yung ating CKP. So, ang bilang niyan 52. Pag na-encounter niyo yan, yung blink na 52, ang i-check niyo dyan yung ating CKP. So, okay, mamaya balikan natin, mga master. So, ayun, mga master, pansamantala, ayusin muna natin yung linya niya. Kasi umandar naman siya, kaya lang kapag nagagalaw siya, namamatay siya. So ibig sabihin, naglulos contact yung kanyang wiring. So ang gagawin muna natin, pansamantala, ayusin muna natin yung kanyang linya. So babalutan natin ang electrical tape. So kailangan hindi siya gumalaw. So ayun, mga master, inulit ko lang, kapag na-encounter ninyo yung blink na 52,
doon sa ating dashboard. Yan. Yan, kapag na-encounter nyo yan. Yan, yan ay 52. So, ibig sabihin, ang problema niya mga master ay si KP. So, punta na kagad kayo rito sa linya. Check nyo agad yung linya niya, yung harness niya. Mula rito sa harness, ayan, papunta doon sa kanyang stator. Pero ito, buti na lang, nakita natin kagad. So, nagloko na ito dati, kaya ang ginawa ng, ano, pinagawa nito, ginampiran na lang nila ito. So, okay naman ito. Ang problema lang, naglo-lost contact. So, ang gagawin natin, iaayos lang natin yung pagkakadugtong para hindi siya maglulos habang tumatakbo yung ating gulong. So, okay? Tapos, after nito, pag nadugtong natin to, ang gagawin natin, i-reset natin yung ating ECU. Ayan. Tapakita ulit sa inyo mga master kung paano i-reset yung ECU ng Honda Beat. Ayan. So, Honda Beat version 1. Mamaya na natin i-reset yan. Pag na-dugtong na natin ng maayos. Okay? Dugtong na natin yung wire at titesting natin kung okay na. So, unang gagawin muna natin na i-reset muna natin siya para ma-delete natin yung naka-store na problema niya. Kailangan natin ma-refresh siya o ma-delete muna yung nangyaring problema para maging okay na siya. Sir, pwedeng ano? Kailangan pala natin ito. Kailangan natin jumperan itong
itong kulay pula na ito, katabi ng battery. Ayan. Anong kulay yan? Green at saka brown. So, ang gagawin natin, ipag-short lang natin yung dalawang kulay na yan. Green at saka brown. So, gamit natin yung paper clip na ginawa natin ganito. So, i-reset natin yan. So, ganun ang pag-reset mga master. Yung connection niya, yung green at saka brown. So, dalawa yan mga master. Meron pa tayong isa rito. Todo ito sa kaliwa. Ito yung sa kanya ECT. EOT. Ayan. Ito yung sa kaliwa. Ayan, sa baba ng spark plug. So, ayan, isi-short natin ito mga master. So, lalagyan din natin siya ng paper clip. Ayan. So, kaya natin ito ginagawa para i-delete natin yung nangyaring problema. So, yan. Magsasabay natin ilagay ito at saka yung sa may battery. Yan. Dapat, pag nilalagay natin ito, dapat naka-off yung ating susi. Para kung magkaroon man ng, ano, mag-short man o hindi siya mag-ground o baka madikit natin sa body. Hindi siya mag-ground. Kailangan nakapatay yung ating sose bago natin ikabit yung ating mga paper. So, ayang dalawa lang na yan mga master yung lalagay natin ng paper clip. So, yung kulay pula na ito katabi ng battery at saka itong nasa kaliwa na ito. So, ang gagawin lang natin dito mga master, bubunutin natin to, tapos ipapasok lang din natin siya dun sa kanyang socket o sa kanyang sensor. So, pakita ko lang. Pero, hindi pa ito final kasi naka-off pa yung ating susi. So bubunutin natin tong ganito tapos ipapasok natin siya sa yan, sa sensor. So ganun lang ang gagawin natin mga master. Ulitin natin ha. Ulitin lang natin mga master. So ang gagawin natin, lalagyan natin to ng jumper magkasabay yung sa may battery. Tapos bubunutin natin. Una natin itong bubunutin itong nasa may kaliwa ng ating makina. Ayan. Ito yung socket na to. So pag binunot natin to, dapat may pasok natin siya. Siguro mga within 5 seconds may kabit natin siya dun sa kanyang sensor. So, pero dapat naka-on na yung ating susi. Okay, gagawin na natin to. I-on ko na yung susi. Tapos, papasok natin to sa kanyang sensor. Okay, ulitin natin. Hindi natin na ipasok kaagad eh. Ang paper clip pala na gagamitin nyo, yung medyo manipis, marasakto lang dun sa butas ng ating socket. Okay, yun na natin yung susi mga master. Tapos, pakaon natin, bubunutin natin itong paper clip. Tapos ipapasok na natin siya doon sa kanyang sensor. So ayan, naipasok na natin siya. Tapos ang gagawin natin, papatayin natin yung susi. Ayan. Ayan, papatayin natin yung susi. Tapos iyon natin ulit yung susi. Ayan. Bago natin isunod to. So, salad natin. Tapos, babalik din natin kagad. Ayan. Kapag na-reset natin yung mga master, magbibling siya ng tuloy-tuloy. Kapag kaganyan mga master, ibig sabihin na successful yung ating pag-reset. Ibig sabihin, okay na yan mga master. Tapos, bubunutin na natin to, pero dapat papatay muna natin yung susi. Bago natin, i-on natin ulit. Makikita nyo, naka-steady na siya. So, hindi na siya kagaya ng kanina. Okay? Bago natin bunutin, patayin natin yung susi. At bago natin to bunutin yung paper clip. So, yan, okay na siya mga master. So, ganun lang mga master kung paano mag-reset ng ECU ng Honda Beat. Okay, try natin mga master.
So ayan mga master, titesting na natin kung mag-start na. So, sir, paes, tawag na. So ito muna gagamitin natin kasi wala siyang switch. Pinutol na na. Testing natin mga master. So ayan mga master, may start na yung unit. So ang problema lang talaga niya yung sa kanyang CKP. So ayan mga master, hindi lang pala isa yung putol. So marami palang putol, tatlo. Bali tatlo yung kanyang putol. So ayan, binugtong na natin yung mga wire. So ibabalot ko na lang to, ayusin ko na lang yung pagkakabalot nito. So ganun lang mga master, kapag na-encounter ninyo yung problema tapos nag-blink siya, ang blink niya 52, limang matagal at saka dalawang mabilis. So ang count nun mga master ay 52, kagaya na nakita nyo kanina mga master. So ang problema niya mga master yung sa kanyang connection papuntang CKP. So dugtong-dugtong na kasi to, kaya naglo-loss contact na siya. So ayan, inayos natin tapos babalutan na lang natin to ng maayos para hindi siya delikado, hindi siya mag short. So ganun lang mga master. Sana nakatulong sa inyo yung video natin. Sana mayroon kayong natutunan. Hanggang sa muli mga master, at maraming salamat. At bye-bye at ingat.